kid afternoon, today is Tuesday, right? So I'm here right now in Manila, okay? So I flew here kasi I receive an appointment. Naka-appointment na kasi ako sa St. Luke. So I am sharing this video right now, planning to make a vlog. Oh, medyo matagal-tagal din tayo nawala, 'di ba? Walang vlog. So parang marami akong subscriber, no. So ito 'yun siya. Okay, I'm here in Manila right now. So lumipad ako dito ngayon. It's because of I have an appointment for St. Luke medical exam, 'di ba? Sa spousal visa natin. So I just want to share with you guys my experience. Ito 'yun siya. Supposedly I will be here for 2 days, like first day, and then the second, there will be 2 days scheduled for my medical exam. Kaso natapos ko kaagad kaapon, so I entered like 9:30, so I able to finish it by 2:30, but meron lang mga parang aberya along the way. But first and foremost, of course, I went there in the morning as early as it 6 o'clock, I think 5:45. I'm there already. So I stayed in baby hotel, okay? So baby hotel, maganda dito guys kasi it's just few blocks away papuntang St. Luke medical center. So extension kasi yan dun kasi dapat pag naka-schedule ka for medical exam for visas. So yun, so ang baby guys, I can recommend that you can stay at Apo View Hotel. And meron din doon sa Bagubo or Bakubo Street, may hotel din doon. Pero dito kasi I'm very familiar already with the hotel because every time mapunta ko dito, I always stay here. So medyo di na siya bago sa akin. But so for now, because this is my first time na mag-travel with the pandemic. Since may pandemic, hindi talaga ako nakapag-travel. So, we are just busy sa lahat ng mga stress sa negosyo, guys. So, kaya walang vlog. Medyo, yung mga face natin, mga haggard masyado. But anyways, I want to share my experience. Okay, so, yesterday, pumunta ako doon, 5:45, yun sabi ko, diba, 5:45, pumunta na ako doon. So, nakalinya. Nung dumating ako, sabi agad na, ma, may appointment ka. Of course, dala mo yung appointment mo, yung schedule mo for the medical exam, yung confirmation ng DS-260 mo, DS-260 ba, DS-160 ba yun? Ano yun siya? Tapos, meron ka namang dapat dala mo yung passport for 2x2 ID for copies yun, guys. Tapos, lalagyan ng pangalan sa likod before you enter the vicinity. Tapos, ano pa meron ako? Yung bayad mo, paano ka na, di ba? Parang, pag magkuha ka ng schedule, you have to pay the fee, right? So, ako kasi, I paid through security bank. Personally, I went to the security bank. Hindi kasi kami nagbayad ng online. Kasi parang, kalpante ako masyado na I will be able to receive the original receipts talaga. Hindi mo alam kasi along the way, di ba? May mga, alam mo ba yung online thing. So, yun. So yun, meron ako photocopy noon, lahat ng kailangan, DS-160, confirmation page ng interview mo, schedule ng appointment mo with them sa St. Luke, ng medical exam mo, at saka 4x4 ID, yung tatlong documents sa'yo, at saka yung payment, dapat you have to prepare a photocopy on it kasi hahanapan ka kasi along the way. So, para wala ka problema, prepare 2 copies of each documents. So, yun na. Pagdating ko, akala ko, wow, dali lang pala kasi pasok agad. Kasi nagtanong kasi yung tao doon sa gate na, do you have anong time na schedule mo, ma'am? Actually, walang schedule nakalagay doon sa sa appointment ko. Ang sinabi lang doon na, I have an appointment. My medical exam will be scheduled this following date. So, sabi niya, wala, 7 o'clock. Kasi parang yun masabi ng ibang tao na 7 o'clock. Sabi ko, 7 o'clock ka, ma'am? Oo, 7 o'clock. May appointment ka, 7? Yes po. So, tinignan nila yung pangalan ko. Wala naman yung pangalan ko doon. So, pero may confirmation ka, ma'am? Oo, ito po.
Ah, okay, ma'am, sige, pasok. So, punta na ako doon. Nakala ko ako na yung next kasi parang wala mang tao. They are really controlling the number of people na magpasok. So, maganda din talaga yung system. Parang observing talaga ng social distancing. Every now and then, may makikita ka talaga na disinfect. So, you don't need to worry about the area actually. All you have to worry is how to take care of yourself. Diba? Of course, alcohol to the max. Doon ako, guys, kasi doon sa US visa section, parang isa lang talaga ang nandoon. So, ako na new next. So, ako na talaga papunta. Sabi naman, may tumakbo na naka-microphone. Hey, so-and-so, mamaya ka pa, 10 o'clock pa yung pangalan mo, nakita ko na yung pangalan mo sa 10 o'clock, so labas ka, 9:30 ka pa pwede magpasok. Hindi ba guys, kainis, nandun na sana ako sa loob, nakapasok na sana ako, balik kasi 9:30 pa, so it's still 6 o'clock in the morning. So okay, doon kami tambay sa gate, sa labas talaga, along the road, tapos may mga vendors dyan, wala talaga upuan guys, so all you have to do is be patient at saka humility. Dapat humble talaga. So, yun lang. Tayo lang ako doon. Sabi ko, ang tagal pa naman ng 9:30. Or it's still 6 o'clock that time. So, okay lang. A little sacrifice. Kasi, para mauna ako if there will be a privilege na makapasok agad before the 9:30. Naglabas man yung tao guys na from an employee from St. Luke na paalisin lahat ng mga nasa labas na aplikante, pabalikin lamang if it's their time to get in kasi parang not allowed na merong maraming tao doon na magkumpul-kumpul sa labas because of yun na nga yung pandemic, so bawal maraming tao at ganyan. So hindi naman ako masyado familiar with Manila kaya pumabalik ako doon. Naganap ako ng convenience store guys. So, ang ginawa ko is bumili ako ng water, di ko na kinuha yung sukli. Di ko kinuha yung sukli tapos para hindi nila ako palisin. So, yun na. Tapos 9:30, balik ako 9 o'clock, I think 9 o'clock. So, 9:30 talaga ako pinapasok. Wala talagang chance na earlier than that. So, yun na, pumasok na ako, naka-ready na si passport, naka-ready na sa DS-160, naka-ready na yung ID ko, naka-ready na yung appointment ko, at saka date ng interview mo, at saka yung print. Yung sabi ko kanina, requirements sa kailangan. Tapos, linya ka doon, pasok ka, upo ka lang doon sa chair, tapos they will call you. You just have to follow if wala na doon nakatayo. So, pasok ka lang talaga. Kukunin lahat yung mga papers nila, tapos i-stapler nila, tapos bigyan ka ng number. Pagkatapos doon, ang nangyari pa sa akin, guys, is meron aberya. Diba, hiningi yung original, tapos binalik yung photocopy ko. So, I was just expecting na stapled na talaga siya doon lahat. Kasi, kinuha kasi nila yun. And I'm sure of that. Kasi, staple ko talaga lahat yun, guys. Kaya, ayoko talagang maka-mess up ng anything doon sa documents ko. So, pumasok na ako doon sa loob. And then, yun, meron na mga go to windows. Punta ka doon for picture. Kukunan ka ng picture. Pagkatapos ng picture, wait ka ng number mo. Tatawagin ka doon sa window. May mga window reaches, may mga US area, may Canada area. Pag tatawagin na yung number mo, pas bigay mo lahat ng documents mo, i-interviewin kanila guys na ano yung pangalan mo, ano pangalan ng hobby mo, how old are you, address ng hobby mo doon, how are you related with the person na nag-ano sa iyo. So, may mga questions yun, tapos kukunin nyo lahat ng mga documents. And then, pagkatapos niyan, parang may papirmahan, ganyan, parang may mga ano lang, mga documents na you need to sign up. So, ako talaga focus lang sa passport ko, guys, kasi ayoko talaga siya mawala. But it so happened that, sabi ng babae, ma'am, saan yung ano mo, resibo mo ng binayaran mo doon sa security bank? Sabi ko, nandyan lang, kasi naka-staple, kasi original, kasi ano ang kinuha doon sa baba. Sabi naman, ma'am, pakitingin lang doon sa folder mo, baka nandyan ko, wala po, kasi I have one photocopy I have two photocopies and one original. Yun, isang photocopy at isang original binigay ko sa kanila. Tapos, kinuha yung original, binalik sa akin. So, siya talaga ang pumunta dun sa labas to make sure na nandoon. Good thing, guys, nandoon. You really have to
Just a piece of advice, you have to be very careful every step, okay? Like step 1, 2, and 3, always look forward for your documents. Kasi pag mawala yan, lahat sila parang, wala, hanapin mo ma'am, ganyan, ganyan. It so happened talaga, nag-insist ako, naka-staple yan guys, okay? Naka-staple po yan ma'am. Alam ko po yan ma'am, kasi alam ko na you really need to the original for that. Ito yung photocopy niyan. Kaya bumaba siya yun guys, the good thing, pagbalik niya, nandoon talaga. Kasi yung lalaki pala na nagkuha ng mga documents ko, na itabi lang niya, hindi niya nasali doon sa ano, doon sa mga gistaple niya ng mga papers. Kaya advice talaga, before ka mag-alis, inspection mo muna, review all the documents kung nandoon ba. Kasi hirap talaga guys, you need to be, ikaw talaga yung responsible ng lahat ng every papers na gina-forward talaga nila. So yun, nakita lahat. Hi, thank you Lord. So, punta ka na doon sa third floor, second floor, marami. Gunan ka ng blood. At saka, tensionado lang siya in a way. Kasi pandemic, maraming tao. Tapos, naka-boots pa ako that time, guys. So, if I were you, do not wear something which is very comfortable. Naka-boots kasi ako kasi I'm covering the whole body. Like, facial mask. Tapos, naka-PPA ako. Naka-hood pa ako. Hirap guys, as in. So yun na, so x-ray, tapos kinunan ako ng blood. Ang pinaka bad na experience ko talaga is when I get in sa doctor na parang may nakausap na ako na doctor. Parang I don't know if OB-GYN yun siya. Kasi sabi ko, good afternoon doc. Good afternoon. Parang very strict. So yun lang, may mga tanong, have you mentally in the before, have you like ano tawag niyan, parang nagka mental illness ka ba, may term kasi niyan diagnosed, okay? Have you diagnosed like mental illness, like STD, o meron ka ba operation? Meron ako dalawa operation kasi I delivered my 2 kids cesarean talaga, hindi normal. So yun yung operation ko, tapos tanungin kanila wala ka bang mga parang cancer things like na or something contagious na mga diseases. So yun, tapos sabihin ka, okay, basahin mo yan doon, nasa wall. So basa naman ako sa wall, ganyan, that you have to take off your clothes, you have to just retain your bra and your panty. Yes doc, okay, did you understand? Yes doc. Ganun talaga ako guys. And then yun, kasi nakaboots ako, tanggal lahat. Tinanong pala ako kung about sa kids ko na kailan yung birthday nila. Ako naman, medyo tralala talaga ako sa numbers. Guys, I have the difficulty kung hindi ko talaga ma-remember palagi yung birth date ng anak ko. Alam ko lang, June 11 at December 11. Sabi ko, June 11 po at December 11 po. Sorry, I really forgot the year and everything. Hindi pwede yan. Dapat na, wait to, kasi, and then nervous lang talaga, tense masyado, wait to, I still have to remember it, it takes time talaga, hindi ko talaga siya na-remember guys, kasi parang ano siya ba, parang very, very strict, straightforward, at saka yung question niya, dire-diretso, so nawala talaga ako, sabi niya, what happened to you, is that your normal thing that you easily forgot, especially the birthday of your kids? Oo nga naman pala, diba? Dapat hindi ko talaga yun siya. Kaya yung anak ko talaga guys, ever since talaga, di ko talaga, kahit na birthday ng parents ko, kailan ako kinasal, hindi ko talaga siya agad-agad ma-remember pag numbers, lalo na kadami mo ganun inaisip, problema pa tayo sa negosyo natin, meron pa ganito-ganito ng mga tension something. So yun guys, pagkatapos doon, parang ice, balik kami sa ice. Meron din kayong parang i-test nila yung ice mo and they will ask you kung ano, wala ka bang operasyon before with your ice. So yun, parang yun yung last actually. At saka ihi, kukunan ka ng ano, ihi mo, tapos dito parang nagkuha sila ng dugo sa akin at saka x-ray.
So yun, so punta na ako baba. Parang yun na yung last part. And then nagsabi na, parang there's something doon sa ano ko, sa lungs ko or sa likod ko. Parang may scar. So, oh my God. So, instead of yun yung date ng interview ko, it will be extended. Kasi you cannot have your interview, guys, not unless you will be cleared with your health. So, yun siya, guys. So, sabi ko, oh my God. So, I have to, anong gawin? So, we will schedule, they will tell you that we will schedule you, mom, for your sputum test, like, to make sure. It doesn't mean that you have like broncho or something in your pulmonary lungs. It's just like, we just want to make sure, because may nakita na scar doon, so we just want to make sure na wala talaga yan siya, hindi yan siya contagious, kasi the embassy is very strict about it. So if hindi ka mag-clear talaga dyan, hindi ka makaproceed sa interviews. So talagang naano ako, I'm very sad, parang oh my God, parang nagpanic ako, guys. So how will I tell my husband? Paano ko sasabihin? At ako mismo talaga is frustrated about it. So what do you mean? Sabi ko, what do you mean? So we will get your sputum for 3 consecutive days. And the schedule will be this, this, this. And that will be 2 weeks after, guys, of today. So sabi ko, what? So abalik na naman ako, spend na naman ang pera just for the 3 days consecutive na magpa-test ng sputum. So I really insisted. Sabi ko, since I will be going back to my place on Wednesday, can I just like extend my stay and just do it the next day? Kasi para alam ko na talaga kaagad, gusto ko talaga matapos na kaagad kaysa magbalik pa ako dito. Alam ko magbalik ako for the result, diba? So at least naka-save na ako ng time, guys. So yun, so nakuha ko naman din na just to make sure, you just have to make sure na na-rebook mo yung ticket, sabihan ka lang nila. So parang gi-arrange yun kasi gi-consult nila doon sa parang higher yung boss nila. So nag-okay naman yung boss, but I just have to present na na-rebook yung ticket ko sa Saturday. So instead of going back, so continue na ako, since kahapon first day ko, nakuha ko yung aberya. So ngayon is my first day to get my sputum. Tomorrow, Thursday, holiday, so Friday na naman. So I'll be, instead of leaving by Wednesday today, tomorrow, I will be leaving by Saturday. So extend ako ng hotel at extend ako ng ano ko. Nagkuha na agad ako ng bagong ticket, plane ticket, kasi nag-book ako ng bagong plane ticket, kasi kung magbihingi ka ng extension, ang tagal nila mag-reply, guys. So I need to go back there kinabukasan na, which is today. So yun ang nangyari. Parang very frustrating talaga siya, but it's just like that will be done. Wala tayo magawa. All we have to do is to obey. All we have to do is to just follow what is the procedure, and let's just have to pray to God that God will guide us along the way for the procedure that we've been doing, 'di ba? Alam ko marami diyan makarelate. It's really frustrating, guys, 'di ba? Now excited ka na. Lalo na kami kasi I haven't seen my husband for almost 2 years already. So, because of the pandemic, so medyo ano talaga, iba talaga, 'di ba? Parang pressured talaga masyado. So, I called my husband, nag-agree naman siya, okay. Just extend it. You just have to accept it open-mindedly para mawala yung stress. Pero umiyak talaga ako, guys. As in, I cry talaga ako, guys. Ang hirap pala talaga, as in. So yun, aside from the hirap na everyday magpunta ka doon, maraming tao, and it's pandemic, linya ka sa labas, you have to wait for your turn. Kaya, you just have to take care of yourself. You really have. Naging paranoid na ako with alcohol, guys. Medyo arti-arti ka kasi, spray mo na lang siya lahat. Yung alcohol ko talaga, nilagay ko talaga sa PPE ko, guys. Para it's easy for me na kukunin. At ang hirap kaya kukunin ka ng sputum, guys. It's so,
Parang ano talaga siya, mahirap talaga siya kasi you need to like forcefully get the phlegm. It's not the saliva, the phlegm. And then pandemic ngayon, 'di ba? So punta kayo sa last floor ng hospital actually. Doon sa last floor may mga cubicle 'yan siya, guys. So marami kasi meron si magbigay sila ng instruction kasi you have to inhale exhale 3 times. And then the next to that is you have to like inhale ka talaga ng mataas, then ubo ka to forcefully get the sputum, to forcefully get the phlegm. Yun siya, guys. And then kailangan ma 10 ml, mapuno mo yung 10 ml talaga. Magkaroon ka ng 10 ml na sputum or saliva. Basta may sputum lang. Kasi yung sputum, kasi yun kasi yung parang kailangan talaga nila. Eh, hindi naman tayo nurse. Medyo diri tayo sa mga ganyan kasi marami tayo. Imagine mo mag-inhale, exhale 3 times, tapos inhale ka ng malalim, tapos buga mo siya with ubo-ubo ka to forcefully get it, and lahat ng nandoon, ganun ang ginagawa, and it's pandemic, and you have to take off your mask, you have to take off your face shield. Just imagine the, you need to be extra careful. Ano naman din sila, sanitized naman din lahat, at saka sila din mismo is careful din talaga. So, yun lang. We'll just have to pray to God that nothing will happen to us, guys. So, this is my second day actually ngayon. Naka-PPE talaga ako na pumunta doon. Natapos ako. Sabi, bukas na naman, ma'am. So, tomorrow, with an open arms, punta na naman ako, praying again that God will protect me and not just me, but all the people in there. Alam ko lahat na nandoon na for sputum talaga. Lahat sila doon mga desperate. Okay, alam ko, hindi ako nag-iisa sa feeling na yun. It's just so happened that my husband is so supportive na not to worry about it. It's just there's always the reason kung bakit. So, yun. Ang ginawa ko ngayon, uy, agad ako, yun, at saka kain. Kasi hindi ka pwede magkain, guys. Mapunta ko doon, hindi ka pwede magkain. Ang nakakain is kasi, you will not be able to go to your interview. Saint Luke will be the one to inform the NVC na hindi pa siya pwede kasi meron something dyan, and then they will be the one to give you. Once okay ka na, that's the time that you have to call NVC for your appointment. So yun, dun ka pa pwede, guys. So imagine the hassle, the money, kasi mag-extend ka sa hotel, you will be paying another. You know what, guys? I paid here like how much? 8,000 or 9,000 plus, and then another 9,000 for another 3 days plus the booking sa airport. Kain mo pa. Diba? Ang hirap. Good thing, Baby Hotel give me the same amount, okay? The same amount ng kinuha ko booking ang ibinigay nila sa akin, tapos the same room lahat, hindi na ako mag-transfer, at saka ano siya, parang may meals na siya. So, breakfast, lunch, and dinner. So, yun yung advantage. Parang, okay, happy na din ako doon. So, yun, bili na lang agad ng anong kailangan. Kasi mahal masyado dito sa hotel, guys. As in, 71 pesos, maliit lang talaga siya na tubig. So, bumili ako ng malaking bote. Para lang, kasi kailangan mo talaga tubig. And, yun, scary. Plus, meron ka pa doon na iwan sa lugar mo na kailangan bigyan din ng pansin. So imagine the experience. But for everybody who will be scheduled for their medical exam na parang for US visa, Canada or New Zealand and everything, you just have to be ready, you just have to be extra careful, and just pray. Let's just pray that everything will just be fine. Because iba talaga siya doon sa mga nakauna na. For sure, there's a lot of people who are able to have their medical exam already. It's different right now. Iba talaga sa oras, sa moment na ito. Kasi the pandemic is really real. So, tension is high. Very tense. Very complicated. Tapos, sakit sa ulo, tense, oh nga yun, tense, parang extra careful, yun siya, yun lang talaga. So I'm here in the room right now, guys.
Beroka is real. So, bumili talaga ako ng Beroka ko na vitamins ko, guys. Nandoon siya. But anyway, I just have my next vlog tomorrow for another experience. But ito lang, gusto ko lang talaga siya i-share sa inyo ang experience ko for my medical exam na may nakitaan na something doon, and that makes me delayed for my interview, because you cannot go on with your interview not unless okay yung medical mo. So, and then have photocopies and every documents. Yun talaga siya. So, bukas guys, balitaan nyo lang ko kayo for my second sputum test. Hopefully, and God willing, please help me pray na okay na talaga, at saka mag-okay talaga siya, Lord, na wala talaga tayo aberya. It's just like, you know what, guys? I have to wait for 2 months. Bago pala ang lahat, I have to wait for 2 months para sa result. So, ganun katagal. But you just have to accept it open-mindedly. Kaya guys, let's just have faith to God, right? Everything that happens to us, there's always a reason, excuse me. There's always a reason for that. So, ano lang, be open-minded. Ako naiyak talaga ako, guys. Pagbalik ko talaga sa hotel, may crying na, wala talaga ta, oh my God, frustrating, di ba? Very frustrating. Ang tagal ko kaya naghintay, ang tagal kaya natin naghintay, tapos ganun pa, TOEIC and medical exam pa yan, di ba? Hirap. So, yung iba dyan na makarelate sa akin, that we have the same problem, na yung mga aberya-aberya sa medical exam, let's just have to have strong faith to God. We can make it. Let's just pray. Thanks, guys, for watching. At saka, be careful, everyone. Ano lang, alam ko lahat tayo is affected ng pandemic. So, let's just be positive, guys. Let's just be positive. Thanks, guys, for watching. Don't forget to subscribe. And, ano tawag dyan? Parang, the notification bell. Huwag niyong kalimutan i-press yung notification bell, di ba? Hindi ako marunong. Anyway, thanks! Bye!